Bakit 300 lang ang na-invite dito sa okasyon na to? Sabi nga ni Coach Russell kanina, this is a very exciting event. And yet, this is a very serious event. Hindi tayo dito maglolokohan, hindi tayo dito magdadramahan, at hindi tayo dito mag-iiwanan. No? Bakit? Bakit ilan lang ang pinili natin dito? Libo-libo naman. Libo-libo ang distributors ng Red. Pero bakit nasa almost 300 lang kayo ngayon? Sabi nga natin, gusto natin kasing kausapin kayo ng puso sa puso. Walang halong drama. Puso sa puso. Tumatagal na ang ating panahon. 5 years na tayo. Marami na ang tumitingin sa inyo, sa atin. Ang unang-unang tumitingin sa atin ay inyong mga pamilya. Kinakamusta kung kamusta na ang negosyo mo? Kamusta na ang narating mo? Sabi ng anak mo, pa, kamusta na ba ang business mo? Matutupad na ba yung pangako mo sa amin? This is a very serious meeting, guys, convention. Kasi gusto kong abutin ang mga puso ninyo. For the rest of the day, makakarinig kayo ng iba't ibang mga speakers tatayo sa tablado para abutin ang mga puso ninyo para siguradong pagdating sa 2024, anuman ang sitwasyon natin, anuman ang ating kalagayan, no? Pag naabot namin ang puso ninyo at nabago natin yan at naging isang red one tayo, naging isang team tayo, anuman ang kalagayan natin sa 2024, hindi na natin yan papansinin kasi nakatungo tayo sa isang kabutungan. Para tayo guys, isang kartela. Alam niyo yung kartela? Yan o. Yan. Meron tatlong kabayo. Kapag lahat ng kabayo na yan ay nasa unahan ng kartela. Kartela ba tama? Kalesa. Sorry, kalesa. No? Pag yan, tatlong kabayo na yan, ay sama-samang humatak sa kalesa, which is yung ating kumpanya, makakatakbo ba tayo ng mabilis? Yes! Pero what if, ganito ang nangyayari sa atin. Merong dalawang kabayo na tumatakbo pasulong, pero meron din namang kabayo na humihila patalikod. O nagpapabigat. Guys, makakatakbo pa rin tayo. Pero anong mangyayari? Babagal. Tandaan natin guys, tumatakbo ang panahon, tumatakbo ang oras. Marami nang nanonood sa atin. Gustong gusto natin ito pa rin ang ating pangako. Pero, kung meron isang kabayo na nagpapabigat sa atin, babagal tayong lahat. Ito mas mahirap guys. Next. Papaano kung ganyan tayo? Iba't ibang direksyon. May pa-north, may pa-south, may pa-east, may pa-west. Ano kayang mangyayari sa ating ang tawag? Ang tawag? Kalesa. Masisira. Mapupunit. Mawawasak. Worst case, hindi makakausad. Papaano tayo ngayon makakarating sa ating mga pangarap? Papaano tayo sabay-sabay na makakarating sa ating pangarap para matupad yung ating mga ipinangako? Sa 2024 guys, ang gusto nating mangyari, kasama kayong lahat, kayong mga grand mentors, kayong mga leaders ng Red, 300 teams, 300 leaders. Gusto nating lahat, tayo ay sabay-sabay nahihila sa ating kalesa. Yes! Gusto nyo ba yun, guys? Yes! At kapag sabay-sabay tayong tumakbo, walang maiiwan, bibilis tayo papunta sa ating mga pangarap. Pero gaya ng nabanggit ko, guys, hindi ganun kadali ang pag-change.
Kung ito'y nakasanayan mo na for the last 5 years ng pagninegosyo mo sa rin, iba ang ginagawa mo, then all of a sudden, bigla natin gagawin yung isang sistema kung saan yung ibang mga distributors natin, mga top leaders natin, naging multimillionaire. Sometimes mahirap yun. Lalo na kung nasa comfort zone ka na. Hindi pag sinabing comfort zone, madaling comfort, no? Kasi comfort zone yan. Hindi madaling zone. Sometimes yung mahirap, nagiging comfort zone natin yan. Tama ba? Halimbawa, sanay ka ng mag-tricycle, sanay kang mag-jeep, sanay kang mag-bus. Mahirap ba yun? Kung sanay ka, hindi na. Tawag doon comfort zone. Pero yung mga nakatikim na ng magarang sasakyan, aircon, mabilis na sasakyan patungo sa kanilang pupuntahan, medyo hindi na mayroon na kung babalik ka pa sa ganung sitwasyon. We don't want to stay in our comfort zone. Kaya nga sabi natin, lalabas tayo sa comfort zone natin sa 2024, and it could be very hard for some of you guys. Pero gaya nga nang nabanggit natin, napag-usapan natin, puso sa puso, willing ba kayo guys na abutin ang ating mga pangarap ng sabay-sabay sa 2024? Yes! Handa na kayong masaktan? Yes! Hindi pa ba kayo nasasaktan? Nasasaktan. Sanay na, comfort zone ang tawag ko. Maraming beses na tayong nasaktan. Some of you guys kasama ko na for the longest years, 10 years. No, kasama ko kayo at marami tayong pinagdaanan ng masasakit na proseso. At sa mga bagong leaders dito, hindi niyo na naabutan 'yon. Because we want you na mas maging successful pa because hindi niyo na kailangan pagdaanan yung mga dinaanan naming mga pitfalls. Now guys, pwede bang pakitaasin yung mga yung inyong mga programs? Do you have your program with you? Yes! Sinong wala? Pakitaas ang kamay ng wala. Pakibigyan, please. So, everybody has their program, right? Now, kakaibang convention natin. This is not just a typical rara, typical sales pitch, typical convention na freestyle lang ang magsasalita dito. We want na makatagos sa mga puso ninyo. We want na matuto tayo sa convention na to na hindi masayang yung oras, pagod, gastos ninyo sa pagpunta sa convention na to. We want you guys na masabing worth it. Unang-una, natawag na ako sa stage. Makikita kayo sa Telegram, each and every face na umakyat sa stage, makikita sa Telegram. Pangalawa, matututo tayo because very specific ang ating pag-uusapan ngayon. This is our goal. This is our vision. This is our target for 2024 para walang may iwan at lahat magiging milyonaryo. Okay, let's have recap. Tingnan nyo mabuti yung inyong mga programs. I'm just going to emphasize some of the topic. After my talk, we're going to discuss the REEC system. That's our main goal here, no? Our main goal is to each and everyone practice the REEC system. Mama, ipapaliwanag ko yan. May magpapaliwanag about level 1 up to REMC. And then, after that level 1 to REMC, makikita ninyo, meron tayong symposium. Nakikita ninyo dyan sa baba. May symposium. Ito, pinagandaan talaga to ng mga handpicked speakers natin, mga powerful speakers ng Rising Era Dynasty. Ang pamagat ng ating symposium, buhayin ang pangarap. Tuparin. Everybody say it. Buhayin ang pangarap. Tuparin. Doon po lang tayo sa title. 1, 2, 3, go! Buhayin ang pangarap, tuparin ang pangako. Question guys,
Buhay pa ba ang inyong mga pangarap? Yes! Pag tinanong ngayon ng anak mo, pa, ma, ate, kuya, ano ba ang pangarap mo? Kaya mo bang sabihin ng buong buo sa kanya yung totoong pangarap mo? Yes! Some of you may say, yes! Buong buo pa yung pangarap ko, buhay na buhay pa. But how about the others? Kaya tonight, or today, kailangan nating buhayin ang mga pangarap ninyo. Kasi kung wala tayong pangarap, wala tayong ipapangako for 2024. Tama ba? Yes! Pag pangarap mong maging maganda ang katawan mo, siyempre, mangangako ka, nagigising ka na maaga, mag-exercise ka, kakain ka ng tama. Tama ba? Yes! Tutuparin mo ngayon ang pangako mo. Pero kung hindi malinaw sa iyo ang pangarap mo, ano ang tutuparin mong pangako sa 2024? Kaya bubuhayin natin ngayon ang ating mga pangarap para matupad natin ang ating mga pangako. Gusto niyo ba yun, guys? Yes! Sa first symposium, ipapaliwanag yan ang may kinalaman sa huwag paglihi sa system. Ano ba yung system na yan? Pangalawa, tatalakayin natin kung paano mag-focus na rin. Pangatlo, tatalakayin natin kung paano magpalawak ng team. Kayo ba nangangarap na katulad kanina, dumami ang mga teams? Anong sikreto? Bakit pinapalakpakan natin ang mga teams na pumunta rito? Guys, kung nakita niyo ako mula doon sa gilid, from the very start, as much as I could, pinalakpan ko ang lahat ng team na umakyat dito. Alam niyo kung bakit, guys? Hindi biro ang paggawa ng teams, tama? Yes. Mamaya ipapaliwanag yan at matitindi ang mga speaker natin. At ang pinakalas, buhayin ang pangarap, tuparin ang pangako. Yung last talk ko, guys, pakinggan ninyo, huwag matakot mag-isa. Yes! Yes! Mag-isa ka nga lang. Lumipad ng mataas. Yes! Abangan niyo yan, guys. Napakaganda ng topic na yan. Now, ano ba yung tinutukoy natin ngayon na system? No? Ano ba yung tinutukoy natin system? Pero bago yan, guys, ngayon nakakita kayo sa stage, I would like